At mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At kung nais niyong swertihin, huwag niyong kalimutan na sa pagising pa lang sa umaga ay manalangin. Manalangin ang mga bagay na nais niyong mangyari sa iyong buhay, ipanalangin ang mga pagbabago at kaganapan na gusto mong maganap sa iyong buhay. At syempre, pagising pa lang sa umaga ay maaari mo nang gawin to bukas, October 15. Dahil Sunday po bukas ay mainam din gumawa ng isang pampaswerteng ritual na hahakot ng kaperahan papasok sa ating mga tahanan. Bakit po ba natin kinakailangan gumawa ng pampaswerteng ritual? Eh pwede naman tayong magsumikap at magtrabaho para maakit natin ang kaperahan. Ang pagsusumikap ay dapat natin gawin, ngunit samahan din natin ang pampaswerteng ritual para mas mabilisan nating ma-manifest ang kaperahan. Ang gusto nating i-manifest ay daloy ng kaperahan sa ating mga tahanan na pumasok ito at magpatuloy at hindi na tayo maghirap kailanpaman. Kung kaya't ang magaganap sa ating buhay ay ang pampaswerteng ritual gamit lamang ang tubig at ang dahon ng laurel. Ang kapakinabangan ng tubig ay tinatawag na elemento ng water na siyang nagbibigay na nakapagdudulot ng samot-saring ginhawa sa buhay. Kaya naman kung nagnanais ka ng kaginhawaan at magandang daloy ng kaperahan, tubig lamang ang ilagay natin sa wealth area kasama ng isang dahon ng laurel. Ngunit, bago mo ilagay ang dahon ng laurel, ay kinakailangan mo muna itong dasalan ng mga bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay. Sa bawat pagsambit ng dasal sa dahon ng laurel, kinakailangan ang pagbulong dito ay talagang taos sa puso at huwag mong sasamahan ng salitang sana ang bawat binibitawan mong salita habang binubulungan ang dahon ng laurel. Dahil ang salitang sana ay negative po yan. At ayaw na ayaw naman natin na papasukin ang negatibong bagay sa ating mga buhay. Ang nais lamang natin papasukin ay kaganapan at katuparan ng ating mga pangarap. Kung kaya't isang dahon lang ng laurel ang ipapasok sa tubig na yan at bulungan natin na ang dahon ng laurel na yan ay tutulong sa akin upang magpasok ng maraming kaparahan upang matapos na ang aking paghihirap upang ang aking buhay ay magkaroon ng kasaganahan. Maaari mo na po itong simulan bukas at kapag sinimulan po natin to, tandaan lamang pagising pa lang sa umaga ay kinakailangang positibo na ang lahat ng ating aura para sa ganoon magkaroon ng benepisyong maganda ang hatid sa atin ng paggawa nitong pampaswerteng ritual. Pagkatapos po nito nating ilagay ang dahon ng laurel ay saan naman po nating ilalagay ang tubig na may dahon ng laurel na yan? Maaari mong ilagay ang tubig na may dahon ng laurel na yan walang iba kundi sa wealth area na matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Kapag ang tubig na yan ay inilagay mo sa southeast area ng ating tahanan, ay magkakaroon ito ng katuparan at ang lahat ng kahilingan na ibinulong mo dito ay unti-unti na itong maakit papasok sa iyong tahanan at papasok na rin sa iyong buhay. Kailan po natin aalisin ang ginawa nating pangpaswerteng ritual na inilagay natin sa wealth area? Maaari mong alisin ang pangpaswerteng ritual na yan kapag napansin mo na ang tubig ay napasukan na ng alikabok o dumi. Palitan mo lamang ang tubig at maglagay ka ulit nito ng panibago, gawa ng panibagong ritual at saka ulit ilagay sa wealth area. Sapagkat anumang bagay na hindi na maganda sa ating paningin, anumang bagay na hindi na nakapagdudulot na magandang impluensya sa ating ginawang pampaswerteng ritual katulad na lang ng pagkakaroon ng dumi ng baso ay hindi na po makakatulong dahil may negative energy na yan. Kung kaya't mainam na mas palitan po natin ng bago para mas maakit natin ang tuluyang kaswertihan. Kapag naman ito ay nilagay sa wealth area tuwing umaga, lagi mo po itong bubulungan ng iyong kahilingan at na lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan at kaganapan. Isang dahon ng laurel lamang sa wealth area na inilagay sa tubig ay talaga namang nakakaroon
nakakatulong dahil ang elemento ng water ay tinatawag naming money element, kung saan kapag merong elemento ng tubig sa iyong tahanan ay patuloy din ang daloy ng kaginhawaan. Kung kaya naman pinagsama natin ang tubig at dahon ng laurel upang ang kaginhawaan ay magpatuloy ang daloy sa ating mga buhay at magpatuloy itong magbigay ng kaginhawaan. At habang ito ay nagbibigay ng kaginhawaan sa ating buhay, magpapatuloy din ang kaswertihan. Ano-ano ba ang benepisyo ng paglalagay ng tubig na may isang dahon ng laurel? Una na lamang sa pinansyal na aspeto. Kapag meron kayong nilagay nito sa wealth area, magiging magaang ang daloy ng pinansyal na aspeto at mapapansin mo talagang hindi ka nauubusan, hindi ka nasasaid at hindi ka nasisiro balance. At habang ginagawa mo to sa iyong buhay, ay magpapatuloy pa rin ang kaginhawaan. Kaya naman kung gusto mong magpatuloy ang kaginhawaan sa iyong buhay, palagi kang magkaroon ng tubig na may isa piraso ng dahon ng laurel upang ikaw ay hindi maubusan, hindi masaid at hindi masimutan. Pangalawang benepisyo ng pagkakaroon ng tubig na sinamahan ng dahon ng laurel ay ang pagkakaroon ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Hanggang meron ito sa wealth area, dadaloy ang maraming blessing, dadaloy ang maraming grasya, dadaloy ang maraming ginhawa sa iyong buhay. Kung kaya't hindi lang ikaw ang makikinabang, maging ang lahat ng taong nakatira sa iyong tahanan. Kaya naman kung gusto mong lahat sila ay magkaroon ng kapakinabangan sa ginagawa mong pangpaswerteng ritual, ay maaari mo itong ilagay para hindi lang ikaw, maging ang lahat ng nakatira sa iyong tahanan ay magbebenepisyo sa kaswertihan na dala ng tubig na may isang piraso ng dahon ng laurel. Kaya gusto mong guminhawa, huwag ka lang magpawala nito. At kung madumi na, palitan mo lang at lagi mong lagyan ang wealth area nito para sa habang buhay na kasaganahan, habang buhay na pagpasok ng blessing sa ating buhay. Ngunit patuloy kong sinasabi na kapag ito ay meron sa iyong wealth area, tuwing umaga pagising ay huwag mong kalimutang dasalan upang mas mapapasok mo ang ginhawa sa iyong buhay. At habang napapapasok mo ang ginhawa sa iyong buhay, magpapatuloy din ang pasok ng kaswertihan. At habang patuloy ang pasok ng kaswertihan, patuloy din ang pasok ng ginhawa ng buhay. Kaya naman ikaw at ang lahat ng taong nakatira sa iyong tahanan ay magbibenepisyo sa kaginhawaan na iyong mararanasan. At habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay, magpapatuloy din ang kasaganahan. Kaya naman huwag mong kakalimutan na ang buhay ay nakasalalay rin sa kung paano tayo tanggapin ang mga dasalin at ritual. Yan lamang po mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video nito. Thank you very much!